bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabulo. Hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po ay dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Cabuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Cabuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion na mapabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Cabuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Cabuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Cabuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Cabuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat sir, ang pamamasahe. Excuse me, sir. Sir, tatapusin ko lang, please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Umayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, so, I'll just finish this. Yeah, yeah, for a while. Let me remind you, so that this hearing is not questioning the issuance of warrant. Yes, I'll just finish this. It has a direct connection. Please, let me finish. Yeah. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose ito. We are not, wala kami pag-alam kung... Sir, there is direct connection. Bakit nagkakaso? There is direct... Just let me finish, okay, Mr. Chairman. Sige, wait. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, tatapusin ko lang. You will have your time. Sub judice, that goes into the very merits of the you case. You will have your time, Attorney. Yes, I know that. It is part of the transcendental Senate. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Yeah, order. I am the chairman. Please listen to me. Let us have an orderly conduct of hearing. So please, sir, kaya kita sinabihan
The purpose of this hearing is to determine kung indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not hindi natin tinatakil dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may recollection po, sir. Yes, I'm not going to connect, but I'm just reminding you. And I don't want to deprive you of your opening statement. You can continue, but pakinggan muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank you, Mr. Chairman. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito ay galing din dito to. Noong itutuloy na po na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais ko lang biglang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag bangin ang bata order, ito. Order lang po, Mr. Chair. The delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of Juan alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed by the City Prosecution's Office of Davao City, and that has been pending before the Department of Justice for 4 years. Wella, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, Your Honor. And Attorney Avalos knows that. Mr. Chairman, please. Secretary Avalos. The chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Avalos if those issues that you are pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. I'm sorry for my voice. Okay. Sana nakikinig lang Mr. Chair si Attorney Torrio sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. So, sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines. May warrant, hindi ba, Attorney Torrio? May warrant. Sir, may warrant. Please, order. Please, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So that is clearly improper, because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive.
So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is proper during the trial of the case, Your Honor. And that is also unfair on the part of Pastor Apollo Sikibuloy, who cannot actually also state his portion. The fact that the date, September 1 of 2014, was not even the tribute to the king. It was actually August 29, 2014. And that in itself is untruthful. And the fact that she was allegedly forced, we could not say here that her father was in fact present during that time. And she did not even report that to his father or to her father, Your Honor. All of these matters, Your Honor, the merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation of the Senate, Your Honor. That is Mr. Chair, ordinary rules of fairness. Ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinight ko. Kaya nga yung sinasabi niya akusasyon, sana sumuko na. Sabi mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Please, I'm just asking you as an officer of the court para maklaro precisely so that we can hear his side. With due respect. Before you respond, Attorney Torreon, I would like to say na yung sinasabi ninyo is you may claim it as relevant to the issue at hand. But it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been recorded in the Senate hearings. So I think there's no use of for this investigation. It's not germane already. Sir, Chair. Yes, go ahead. Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Atty. Torreon ang side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig. RTC Davao. Nakakagulo ngayon ang pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, dinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My difference, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka, pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Morning po. Good morning po sa lahat. Mr. Yeah, Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito. Maraming salamat sa muling pagdinig ngayon regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit ng June 10. Which even the former President PRRD said it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yun kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos kay dito sa Senado, kay sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf sa kingdom. Ang ngayon, sa korte, pwede babalikan natin. Although bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali, malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million peso sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Diba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Diba sinabi na namin balik-balik kay Pastor, meron lang nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte.
yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya kahit saang korte, haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy, harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Alam, kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinutatahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gagano nila aming Pastor. Tone down your voice. Kasi ganun din si Apalos. So sir, balikan natin yung excessive, nandito yung ground commanders. Gusto lang po natin matapos doon. Before I recognize Secretary Apalos, Gochay, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghahain po kami ng opinion sa committee na to, at doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto ang upang makatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya.